Hi guys, welcome back to my channel. So eto na, no? Another build guide. So for this time around, we're gonna be focusing on attack type or damage type na sorcerer. And of course, we have the opportunity para makausap dito ang may-ari ng account na ginagamit natin ngayon na si Lakion. Lakion, magpakilala ka naman para sa mga fans mo. Sack my loads. Yan. So, meron bang konting introduction dyan? Ang lamya naman nung... Alright. So, yan yung sort build. Yun na yun talaga. Sort build, pangmalakasan. Pangmalakasan build daw ito, guys. Okay. So, before we proceed to the build, please don't forget to subscribe to my channel. And of course, click on the bell icon para pag nag-upload tayo ng mga future videos, mananotify kayo agad. And of course, I usually go live on Facebook, fb.gg/iRageTV around 8 p.m. Manila time. So, simulan na natin to, Master Lock, yun, no? First of all, saan ba nakafocus tong build ng character mo? So, yung binibuild ko kasi yung sort ko, that time, hindi ko pa alam kung anong spirit treasure. Doon ako actually medyo na delay yung progress ng character ko. So nag-check ako before kay Gadesa or kay Ren kung ano yung recommended niya. And then sabi niya, kung i-check niyo kasi yung mga skills ng sort, more on yung skills niya is more on chill. Yung chill kasi, yung mga frozen, ang ano niya is stun. So for example sa yung sa spirit treasure. So ang pinocus ko ngayon is destruction spirit treasure. So kaya kung i-check mo yung stun success ko, parang nasa ano na yata ngayon, 80%. Wow. I-switch mo sa tawag dito sa third yung pet and then third yung stone. Okay. So ito yung PVP stats mo. Yes, po. 82%. So, as you can see, yung stun success boost ko is 82% kasi most ng skills ng sort is nakadepende sa... Yun, yung chill kasi is nagpo-proc yun sa stun success boost. Ah, talaga? So, yun. Yes. Okay. So, thank you very much for that introduction. So, simulan na natin. Itong equipment mo, JM. Ah, Lock yun. JM kasi ang pangalan yan, guys, kaya... Madalas baka JM ang sabihin ko. Itong equipment mo, anong set ba to? Damage set ba to lahat? So lahat, nag-focus ako sa... Kasi ang glass cannon type yung sort build ko. So as you can see, everything ng equipment ko is damage boost. So ang sort, sa enchant, ang target mo is either... all attack damage boost or skill attack damage boost. So yun yung alternative. If medyo hindi ka swertehin sa ganun, pwede mong kunin yung crit attack damage boost. Kasi okay. Crit type din yung ano. Kasi ang crit na sort or any actually crit na character is beneficial. I mean, pang DPS talaga siya. So yun lang okay. Yung input ka din. So, ikaw, ang priority mo is either skill attack or all attack damage boost and then next na yung critical. Yes. How about bash damage? Hindi mo siya masyadong prefer? Kasi ang bash damage naman, Rage, hindi ko makita yung stream. Talaga? Ang bash damage. Nag-close yung live. Anyway, yung bash damage kasi mostly pag nag-cast ka ng skills ng sort, yung pang mga chill niya or freeze, napakataas ng chance niya. So, kung check mo yung stats niya, halos yung debilitation success niya, even though 41 yan, mataas yung chance niya talaga. I mean, almost additional pa yan. Hits yung ano eh. Yung sa sort ng mga skills. Ah, good input nga yun, no? Na per hit, parang sa arbalist nga rin, no? Okay, makes sense. Okay. So, next, let's talk about your magic stone. Ayan, isa so, na all. Kung ang yabang naman yan, nito. Kung check nyo, yan yung aking PVP or
pag gusto ko ng pure DPS, naka destruction set ako. Okay. So right now medyo hindi pa super solid. Meron akong ilang stones na hindi pa super solid yung stats. Pero yun, makikita nyo, tina-target ko. It's either yung double crit attack damage boost or yung may mga all attack damage boost. Ah, okay. Makikita nyo sa mga stones ko. Kinoconsider ko din paminsan yung crit na ano, na stats, na stats quantity. Okay. So, wait lang. Ayan, tumawag yung kanyang asawa. So, based dun sa sinabi ni Lakin, guys, no, same pa rin ang kanyang Magic Stone is gusto niya is Destruction for full DPS build. And then, priority niya makuha, syempre, parati naman, double Destruction, critical, and then all attack damage boost. Okay? So, sana all may Legendary, no? Sana all na lang talaga. So, abangin natin si Lakin. Ayun yung input ko dun. And then, going back dun sa stones pala, kung i-check mo yung stone 1. Okay. Yung set 1 kasi, even though vigor siya, pag kunwari, alam kong makunat yung mobs or yung boss, yan yung set na ginagamit ko. More on HP. Kasi yung dish out ka pa din naman ng damage, even though... Kasi alam naman natin yung sword medyo malambot din ng konti, not unless magkakas ka ng mga shield and all. So, pag yan, para at least mas matagal yung buhay mo sa mga boss. So, magsiswitch ako sa Vigor set. Okay. More on ano, survivability yung Vigor set. No? Survivability, oo. Tuwing kailan mo ginagamit ito, maliban sa boss hunt, raid, or yaw, anong situation? Ako normally pag yung boss raid, alam kong, for example, new bosses or Heaven's Way, or Red Moon. Alam kong ano siya, masakit yung damage niya. So kailangan kong mag-Vigor set. Okay, okay. Nice. So kasi kung i-check mo naman ang difference lang niya talaga sa destruction talaga is yung critical chance, which is yun nga, magde-dish out ka talaga ng more damage. Pero aanhin mo naman yung sobrang taas ng damage mo kung hindi ka naman, kung one hit ka nung Red Moon boss or Heaven's Way boss. Kung dapain so, ka, no? Lalo na, di ba, I believe na first clear niyo na yung Clan Challenge 3? Actually, last Sunday, na first clear na namin siya. Medyo ano nga, photo finish, parang 2 minutes na lang yata yung time remaining dun. 2 minutes or 1 minute ang time remaining dun sa last boss. Pero sana all nakakatapos na ng Clan Challenge 3. Alright, so next topic natin is Spirit. Okay, so ito naman sa Spirit. Sana all, no? Walong Spirit. May duplicate pa ba dito? Meron pickup na sa storage. Sana all, isa lang ang duplicate. So, I don't know if ever itong limang Spirit na to, ito na ba yung pinaka nanais mong Spirit? If ever na bigyan ka ng chance, anong 5 epic spirit yung gusto mong makuha? Okay, so sa spirit naman medyo contented na ako sa ngayon. Ang gusto ko lang sana is Suparna, which is wala pa lang Suparna, no? Okay. So if ever kasi na magka yung Suparna more on ano? Yung crit attack damage boost. Grabe. Which is malaking percentage din yan, 20% yan. And of course, yung bash attack. Pero i-check mo naman kasi yung current lineup ng spirit ko, more on sa stun siya naka-focus. I-check mo yung Baratan. Okay. Sa Baratan, makikita mo yung may 20% siya stun success boost. Wow. And then, combination siya ng Weili. Yung Weili naman, yung i-check mo yung binibigay niyang skills, meron siyang stun duration and silence duration na additional second. So, which is not malaking factor din yan pag mag-PVP ka or ano. Yes. Napakalaking bagay yan, 1 seconds na yan. So, dito sa limang spirit mo, if ever, sino ang tatanggalin mo dito? Para kay Chuparna. It's either yung nyan niya siguro or mag-Weili. Pero okay. Kasi yung ang maganda naman sa niya, yung Eva niya. Yung Eva. Yung chance double evasion. Siguro kung ako tatanungin din. Siya. Tingin ko Nanja, pero iba pa rin talaga kasi yung dodge, no? Laking bagay yun. Pero more on siguro pag more on ano na tayo, more on
large scale war, I believe mas magbe-benefit ka sa Suparna kaysa sa kay Nanja. Kay Nanja kasi pag nag-group up ka na talaga ng apat na or limang katao, kahit na mag-dodge ka, dodge dyan. Continuous chase pa rin ang mangyayari sa'yo eh. No? Pero kung kaya mo silang patayin bago lumapit sa'yo, much better, I think. Oo, yun. Burst siya. Okay. So, at saka kung mapapansin nyo, hindi pa rin super solid yung build ko. Kasi right now, meron pa akong mga... Kasi hindi ko pa nakukuha yung mga gusto kong spirit treasure. Oh, yeah. Sana yeah. Kung next topic natin. Kung saswertehin, ang target ko is more on destruction and silence. Kasi yun yung parang naiisip ko isa pa. It's either yun or ang gagawin ko is destruction plus resist na treasures. When like you say destruction, anong ibig sabihin mo doon? Yung critical attack damage? Alin? Ano, pag sinasabi mong destruction sa spirit treasure, anong ibig mo sabihin? Ayan, yung nasa gitna nan. Destruction stone kasi ang tao yun, yung nasa taas. Ah, destruction crystal seal. Ah, okay. So, ikaw pang talaga, mas gusto mo talaga mag-stun. Okay. Mm-mm. So, kung bibigyan ka ng chance, for example, yeah, tatlong stone na priority mo. First is destruction crystal seal. Next, anong next mo? Next siguro knockdown resist. Resist. Okay. And then yung next And then third is debilitation. Resist. Uh-oh. Okay. All right. So kung may pang-apat if ever na yan, alternative. Yung alternative doon is yung silent success boost kasi wala pa akong epic nun eh. Actually, meron si Tob nun eh. Ano bang itsura nun? Yung silent, yung parang purple na bato, no? Pakita lang natin para sa mga viewers natin. Mystical Peace, mali. Asa na yung Spirit Treasure? Spirit Treasure. Asa na yan? Hindi yan. Hindi rin. Ito, Vengeful Soul Crystal. Yan. Okay. Ah, ito ba yun? Silent Success? Kasi 4% yan silent success. Oh. Pero kung i-check mo yung epic niyan, parang 7% din yata yung bigay. Epic. Ito. 10%? Legendary pala yun. Asa yung epic? scroll down. Gulat ako loads eh. Ito. 7%? Yeah. 7% din. So, okay. Yan, kung nasa sa inyo kasi yan eh. Ako more on, medyo sinwerte na ako sa destruction crystal. Mm-hmm. I mean dun sa ano stun kaya yun yung parang finocus ko, pero kung mas mura yan sa market o konti lang din yung nabili niyan, yung destruction previously bumili ako sa market 1,000 gold. Oh yan para po mapatakan yung vengeful soul crystal, pumapatak lang siya na almost 500 sa server natin ha. 500 lang. So, yun. I mean, nasa sa inyo kung ano yung playstyle nyo. Ako kasi, apart from PvE, syempre, gusto mag-focus sa PvP. So, yun yung kaya binibuild ko din yung character ko lang ganun. So, yun. Alright. Sige. Thank you. Next naman natin, let's check out yung level ng mga skills mo. So, ito currently, you have... Wait nga, mas madali makita dito eh. Tignan natin yung epic skills mo. Currently, you have 2 epic spirit, epic skills. Kung bibigyan ka uli ng chance, for example, let's say na wala ka pang epic skills, ano yung pinaka-priority mong makuwang epic skills maliban dito sa visit na silence na to? Ito yun, di ba? Ayan. So, for me, ang isang epic skill, ang Chain Lightning. Chain Lightning, okay. And then, Bakit okay, Chain Lightning? Chain. Kasi ang ano yan, more on, kasi ang Chain Lightning, pwede mo siyang gamitin sa PvE, pwede mo siyang gamitin sa PvP. Okay. Kasi sinabi pwede siya sa PvE, kasi pag kunwari madami yung mobs, mm-hmm. chain effect siya. And then pag nag-PvP ka, I mean, kunwari, one-on-one, i-check mo yung description niya, mas mataas yung damage niya. Pag hindi, you know, more targets means less power. So, kung PvP siya, pang single target, malaki madi-dish out na damage niyan. Okay, yun ha. So, yun yung... Yun, Oo. Okay, so ito yung first priority mo na makuha. Sa chain, combat chain lightning. Okay. Pero wala. Check mo yung...
yung promise points natin, Lods, check mo lang. Kung ilan na. Parang nakita ko nga yan kanina. Naku po, konti na lang pala ito. Ba't tinapatagal mo pa? Ah, naghihintay ka ba ng ano? Ng gold? Wala pa tayong resources. Pero yan. sobrang malas din ako sa ano. Sa skills. Lately lang ako naka buo ng tier 8. Lately lang. And then, anyway, previously naman kasi from warrior din ako eh. So, nag-change lang to sword. Parehas tayong galing warrior na. Tinalikulan na pa yung warrior eh. Kaya keyboard warrior naman tayo, Lods. So, kasi, after... Anyway, Lakin, after Chain Lightning, anong next mo na gustong makuha ang ano? Epic spirit. Ah, epic skill. Epic skill, Chain Lightning, and then scroll up mga, hindi ko tanda yung name. It's either Thunderstorm, yan yung mga gusto kong makuha. Thunderstorm skill, and then more on ano eh, yung tawag dito, Dark Vortex. Yan okay. Yung isa pa. Na pambuisit sa PvP. Ah, alright. Darkness. Okay. Buisit talaga yung so, darkness yun yung mga na target na... oh, yun yung mga target mong... Oh, for me, personally, yun yung mga target kong makuha para para lumakas din sa PvP. Yung okay. Character. Eh, kailan papasok tong Soul Devour? Yan kasi Soul Devour, I mean, syempre, priority na yan. I mean, sinuwerte tayo dyan kasi ano, check mo yung okay. Yung tier 8 in darkness, 15 seconds, 50% yung chance rate niya, maka-blind, silence. Yung blind yung sa ano, sa character, which is napakalaking bagay nun kung yes, naka 1v1 kayo. Kaya lagi tayong tunaw dito eh. Okay, so thank you. Next naman natin is your codex. Kunyari ako, nagsisimula pa lang ako na sorcerer. Anong target kong makuwang stats or priority kong i-codex? For me, nung nag-start ako, more on crit attack. Boost yung... Okay, crit damage, alright? Crit damage. And then, yung crit rate, syempre. Yun yung next. And then, after that, syempre, may yung mga Eva or ano, yung spell attack and skill attack, kaya mo yan? Syempre, spell attack, okay. Spell attack is tumaas yung damage mo mismo. So, ayan, medyo madami pa tayong kulang sa codex, pero, yan, I mean, tinatry naman. So, crit damage is spell attack, and then, dito. Yes, yun pala yun nakita ko sa taas. Skill attack damage boost, yun pala. Ayan. Yun pala yung number one. Okay. Scroll down. Skill attack damage. Yun yung number one. Skill attack Ayan. Damage boost. Yan, importante yan. Kung hanggat kaya ito. Yung mag... Wag. Mag-combine ako. hanggat kaya yung i-codex yan, kunin nyo yan. As you can see, yung konti lang ang pwede mo pagkuha, pero malaki yan, 1.5% yabang naman na ito. Sana all. apart from skill attack damage boost, stun success din, naka-focus din ako doon na oh, kasi bagay sa build mo to eh, no? Sa build ko yan eh, yan. So, nagtatry akong paunti-unti, pag nakakuha tayo ng mystic na rare, so nagpumapalo tayo ng equipment. Pumapalo ka na dyan. Sana all. tip ka ng codex. Okay. Alright, thank you for the codex. Next naman natin, I don't know, JM, if maalala mo pa. Leveling spot mo naman. From level, siguro 50 to 60, saan ka nakatambay? 50 to 60? Hindi ko lang kung matatanda mo pa. Medyo limot ko na yun eh. Pero ang natandaan ko talaga is yung sa secret, yung from secret pick na. Abandoned mine? Secret mine. Secret mine. Anong level ka pumasok ng secret mine? Sa left part. Ito ba yan? Right portion. Blue Goblin Boss? Gitna niyan. Ah, ito? Isa madami. Hindi, yung sa ito. Dito? 3 o'clock.
Yan. Yan yung madaming spot eh. So parang 60 plus hanggang 70 plus, nandyan ako. Oh, okay. And then from there, nag-build ako ng gamit. Saka na pumunta? Tumalon ako to Heaven's Way. Peak or Labe? O, siyempre Heaven's Way, peak muna. Peak lang muna. So, peak lang muna. Saan ang spot mo dito? Sa Pitch Black Pang din ang ba? Ang spot ko dyan, hindi. Ang spot ko dyan, yung 79. And okay. Then sa baba, yan. Yung sa, dyan, dyan yung spot ko. So, ang target ko kasi before is yung medyo masikip na area. Na location na madaming spawn ng mobs. Okay. Kasi ang sort, ano siya eh, AOE. So, kung mag-AFK grind ako, ang ino-off ko lang is emulate and then yung frozen, ano, frozen block ba yun? Yung parang mag-invulnerability ng sort. Ay, san yun dito? Ayun, so, ang... Yan, ito. Yan, naka-off yan sa akin. And then? And then, emulate is yung third skill from that tab. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So, ito yung... So, yan lang yung normally kong skill, ano. Kasi more on AOE na yung mga skills na yan. Para nakatayo na lang sa gitna, no? Oo. Okay. And then, cast lang siya ng cast. Hanggang anong level ka tumambay doon, JM, sa... dito sa spot na to? I think 70... 78 yata. Okay. Parang ganun. And then, nag-focus na ako sa... after that, nag-ano na ako. Ano ba yun? Yung Abandoned Labyrinth yata. Ah, talaga? Abandoned Mine Labyrinth? Oo. Fourth floor? And then yung... Hindi. Ano ba? Hindi pala. Heaven's Way Labyrinth. Heaven's Way. San dito? So, dyan. So, ang kita mo yung yellow, normally okay. hindi ako sa kung saan yung yellow mismo. Sa katabing spot ako nagfa-farm hanggat dito. Hindi ko kaya yung AFK yan yung boss. Okay. Slowly nag-build yung equipments and then nakaya naman. At tapos doon, pag kaya ko na yung boss, itatambay ko na doon for AFK grind. So, from 7 to 8, naalala mo ba kung anong level ka huminto dito? I think 80 plus, 82 yata, parang ganun. Okay. And or then, nag-second floor ka na ng labyrinth? Oo. Okay. Anong level ka umalis ng Heaven's Way Labyrinth? Or until now ba, nasa Heaven's Way Labyrinth ka pa rin? Ngayon, kasi hindi na ako masyado Actually, nagda-dailies grind ako ng AFK ngayon. Saan? So, ang ending ko ng dailies grind is Red Moon... Patingin nga ako, hindi ko sa-out yung map. Patingin ako sa quest, ano. Okay. Ah, ito. Red Moon George. Oh, wow. Ayan yung ending ko. So, papalo ng almost... Pag naka-experience set ako dyan, almost 7,000 din naman. So, okay naman. At least, natapos ko na yung... Repeatable mo, no? 7,000 per mobs naman siya. So, tapos natapos ko din yung daily quest. Tama nga lang din. So, yun yung ending ko ngayon. Red Moon Gorge, 2F pa. Sana all kaya na dyan. Oo, 2F. Check lang natin. Saan banda yung dito sa 2F? Hindi ko alam. Pero kaya na yun kahit yung mga 94. Okay. Thank you. So, currently, dito ka na sa Redmond George tumatambay? Nagpapa-level. Okay. Alright. Siguro, soon, itatry ko na din kung kaya na yung Redmond na third floor. Pero for now, dun muna ako. I mean, alam ko na eh, kabisado na safe dun. Kahit iiwan kong nakagrind dun, okay lang. Okay. So, yun naman, wala naman dyang... Hindi naman siya madali. Kumbaga, for me, input ko lang dyan is hindi nyo malalaman kung hindi nyo itatry. So, try lang kayo ng try. Pag feeling nyo sobrang kaya nyo na yung mobs, move on to a higher level mobs. Kasi, syempre, much higher level, mas mataas yung experience na makukuha nyo. Tapos, syempre, ipa-factor in nyo din dapat lagi yung kung gano'n nyo kabilis mapatay yung mobs. Kasi, pwedeng kaya nyo nga yung higher levels pero bago nyo na mapatay yung isang mob dalawa or tatlo na kayo dun sa less level na mob. So,
Way in din. Okay. Tama, I agree. So now, for example, wala ka pang epic na equipment, JM. Syempre maliban sa weapon na laging priority natin na makuha, 'di ba? For epic. Sa armor naman, anong unang-unang gusto mong makuha and then next? Armor ba? For me yan, armor talaga kasi yan yung ang bakit plus 4 lang to loads yung habol mo diyan. plus 4 lang siya. Recently, kanina lang nag-try tayo 7 na epic mystic, fail lahat. So, okay. Wala, malas eh. So, after then, armor, gloves na ba? After next? Armor, ang target ko is boots. Ah, boots. All attack. Nice. Okay. All attack damage boost. Mm-hmm. Kasi yung all attack damage boost, as I mentioned earlier, importante siya. And then, yung physical death kasi, importante din siya. Kunwari mag-AFK kayo, farming or ano, mas makunat ka, syempre, mas kakayanin mo yung mga higher mobs. Ganun siya. And then, after nung boots, ang next kong target is yung pants yata. Patayin niya ako ng pants. Ay, hindi. Yung gloves. Gloves okay. Yung next ko. Alright. Yan. PvP attack damage boost, HP yan. And then, of course, yung pants. And then, yung least but not the least yung pants. Sa accessories naman, ano ang unang-unang mga kakraft? Yan, ang priority kasi ng sword is, as I mentioned, all attack damage boost. So, ang pinakauna is ring. Okay. And then, after that, yung bracelet. Kasi kung i-check mo yung stats ng bracelet, spell attack siya compared sa necklace na physical attack yung bigay niya. Ah, oo nga, no? Alright, thank you. Syempre, kailangan mo din i-epic or i-tier yung necklace mo kasi nandun yung crit eh. Doon mo makukuha yung crit. Sana all may dragon horn. Wala pa tayong epic accessories, guys. Alright, so next natin, JM, I believe you can log in your account na. Tapos, let's try to test yung mga PvP combo mo. If ever na meron ka bang approach for other different classes kagaya sa akin or pare-parehas lang kayo ng combo since nuker naman talaga ang sword. Sige, login mo na. Sige, try natin i-login. Wait lang. Ay, pag dinala ko ba to sa Duel Arena? Well, actually, mamaya muna i-login. Dadalhin ko muna siya sa Duel Arena tapos i-sample na lang natin. Dalhin ko na lang din yung kalakot. Actually, okay lang. Okay lang naman. Baka lumabo. Madali lang naman yung para tuloy-tuloy yung quality ng ano natin. Okay. Eto na tayo sa Duel Arena. Baba tayo. Opya. Yeah. And then, alt-tab lang ako saglit. Okay. Invite natin sa duel yung sarili natin. Step. Alright, eto na. JM, kapag magdu-duel, for example, can you give more, some information muna about PvP? So, as I mentioned earlier, ang malaking sa PvP for sword, malaking chance na mananalo ka kung magsasucess yung darkness. Okay. So, i-gauge mo din kasi minsan sa kalaban mo minsan tatakbo lang. So, i-gauge mo din. Pero, pinakamaganda kung matatimingan mo yung darkness which is sa second skill tab. Okay. Yung second skill, Soul Devour. So, kasi pag siyempre, bago magsimula yung laban, di ba? Ano munang unang binabuffs nyo dito? Normally, yung Phoenix Embrace, yung last skill dyan sa tab na yun. Okay, and then? Kasi, dagdag siyang spell attack. Dagdag siyang spell attack. And then, yung shield. Okay, so sample natin. So first, this one, Phoenix Embrace, shield. And then yung shield. Ay, may bawas pala yung shield. May bawas yan. Teka lang, naka-auto-attack back when hit yung character ko. Galit na galit, gusto mo nakit. Okay, and then, papatamain muna tong emulate. Ay, ito ba yon? Emulate ba tawag dito? Soul Devour muna. Soul Devour, tapos pag kita kong tumatakbo na lang siya, ibig sabihin, na-blind siya nun eh. Hindi siya na blind, no? Hindi na blind kasi may icon dapat eh. Ay may animation, no? Ay may debuff. Oh, makikita natin. Sige, isa pa. Pa-cooldown lang natin.
So this will go sa kahit anong character, ano, Lakion. Oh, not, pero gine-gauge ko minsan kasi yung, for example, kagaya ng mga Arba, yung ibang Arba nag-i-envy agad. Okay, sa pag-start pa lang ng duel. So, chine-check ko, so magka-cast muna ako ng either yung Flame Strike or yung fourth skill sa tab na yan. Asan dito yung Flame Strike? Fourth skill sa okay, tab na current mo. And then, kung ano, Soul Devourer or yung sa first tab. Okay. Sa first tab, yung Vortex. Okay. Yun din pala yung Vortex. Isang ano din yan para makapag, ano, makapagpa silence naman. Okay. So, try muna ulit natin yung basic combo mo. So, this one. Sige. Shield. And then, eto. Ayaw ma-blind. Naka PVP set ka ba? Ay, ewan ko. Ano ba dito yung PVP set? Yung 3 and 3. 3 and 3? Hindi. Kaya lang ah. Hindi, pero... Teka lang. Papalitan ko din yung akin para mababa yung resistance. Asan ba yung mining ko dito? Mining? Medyo dahil kasi sa'yo, nagpapataas na rin ako ng resistance eh. Ayoko nang ma-silence. Kasi hindi, kung makakalabang ka talaga, for example, yung character ni Benjo or ni Barabas, sinatataas ng knockdown success nila. So, kailangan din talaga ng ano, i-build yung resist ng character. Okay. So, yeah, let's try the combo ulit. Hindi pala ko anong tawag dito. Phoenix Embrace, Shield. Tapos, and then Soul Devourer. After nito, ako ma... Ay, blind. Ay, hindi pala kita. Pero blind ako ngayon, hindi no? Hindi kita. Oo. Blind. After ma-blind, anong next? Ang sakit naman nun, Jay. Next yung ano, yung sa first tab. Okay. Sa first tab. Kasi pag, depende kung gumagalaw, pwedeng it's either Blizzard. Okay. Blizzard second skill, yan. And then? And then, pag nag... Kasi magpo-proc yung ano yan eh. Ay, yun na, Chain Lightning. Pag nag-proc yung debilitation, Chain Lightning na. Tapos, pan-chase na lang to, no? Yung Hadouken, yung sobrang daya. Emulate, last pag a. Okay, sige. So, yun yung normally combo ko. Pag naman, for example, Warrior. Uh-huh. Warrior, minsan lumalapit sa'yo. Okay. So, ang ini-skills ko naman sa Warrior is yung, ano bang tawag doon? Benjo, andiyan ka ba? Ano punta ka sa Duel Arena? Tignan natin, andito ba? Ito bang ano? Itong shield ba? Sa mga melee. Okay. Ha? Sige, go. Sorry, go sorry. Mo lang. Kapag melee ang kalaban mo? Kapag melee ang kalaban ko, same Blizzard. Okay. So, same yung kanina, Blizzard. Pag nag-Blizzard naman, magpo-proc yung, pwede ka mag-Thunderstorm. Kasi yung Thunderstorm naman, multiple hits siya. Okay. Yan, skill attack damage boost, 10% siya sa boss. Pero ano siya, 10-15, depende sa chill stack. So, kung ikakas mo yung Blizzard, kas mo yung Blizzard. Naka-PVP ba? Oo. Yeah, si Ganesa. Eh, nagusto ko kalaban si Gadesa. Hindi, ano yan eh. Snake Valley yan eh. May schedule ka ba Snake Valley? Blizzard. Ay, hindi. Picture pala kami, Gagi. Nakalimutan ko na. Okay, so. Blizzard and then, wait lang ah. So, pag melee, Blizzard and then anong follow-up mo? Thunderstorm. It's either Blizzard and then Thunderstorm pag lumalapit. Okay. Kasi i-skill mo yung Thunderstorm. Yung third skill yan. Ayan, oo nga, no? Ano siya eh? Multiple hits. So, depende naman kung ano yung kalaban mo. And then, pwede mo din i-cast yung sa second skill tab naman. Mm-hmm. Yung 1, 2, 3, 4, 5th skill. Okay, anong ginagawa na ito? Burn siya. Ang burn naman is nakadepende naman siya sa debilitation. Okay. So, emulate, actually lahat ng fire, I mean, para madali tandaan, yung chill, lahat ng ice effect,
And okay. Then yung burn, lahat ng fire effect ng sword. Yun lang. Ganun lang siya kasimple. Ang sakit. Napakasakit, Kuya Eddie. So, kapag melee, yun ang rotation mo ng skill. Kapag range naman ng kalaban mo, yung unang sinabi natin kanina. Oo. Okay. So, depende. Siyempre, i-gauge nyo yan kung sino yung kalaban nyo. Pero, timing din talaga. Timing is key. Hindi pwedeng naka-auto lang lahat or ano. Kailangan, yun din pala yung sa first tab. Mm-hmm. Kung i-check mo yung sa first skill tab, yung fifth skill, pang ano siya eh, pang solo na kung gusto mo lang ma-debilitate yung kalaban mo. Or gusto mo mag-proc yung bash pala, sorry. Okay. Ayun, magpo-proc agad yung ano mo, yung bash mo. Okay. So yung combo na din, yung combo na yun, guys, ilalagay na lang natin sa description ng stream, sorry, ng video natin para mas madaling matandaan. Alright, so I believe that's all the topic that we have for today. Lakyon, do you have any message to your fans or to Anna, ang iyong kasintahan, ang asawa na pala? Minahal kita. Tapos na ako maghugas. Alpha Mill Game. De, pero yun, ano lang naman, keep grinding lang. Wala yan sa ano. Paminsan, talo pa din ako ng, yan, si Rich, natatalo niyan ako. Nasa bato ng skills. And then, syempre, yung proc ng mga skills. Mm-hmm. Keep grinding, palakas. Yun, actually, yun lang naman. Tapos, yun. Wala na, yun lang. Alright. Okay, thank you very much, Lakyon, for your time. Maraming salamat for showcasing your character. Again, guys, please don't forget to subscribe to my channel. Click on the notification icon. Follow me on fb.gg/irageTV. See you again next time. Have a wonderful day. Bye-bye. Thank you.